Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh at magandang araw po sa inyo lahat, mga mahal naming kababayan. May napanood po tayo kamakailan lamang na isang video ng isang ating kapatid na mula sa lahi ng Tausog. Nang siya ay tanungin ng mga followers niya sa TikTok, siya ay sumagot na ang tanong sa kanya o ang sabi sa kanya, Muslim ka tapos nagbeberde ka? Astagfirullah. So ano yung kanyang kasagutan? Iisa-isahin natin po ngayon kung ano ba ang kanyang kasagutan at ano ba yung dapat nating ituwid sa kanyang mga sinasabi. So, pating pakinggan. Muslim ka tas nagbe-birthday ka, astagfirullah. Ito guys, kahapon ko pa talaga ito balak sagutin yung tanong na to. Kaso lang sa sobrang busy, so hindi ko na naagapan na sagutin. And humihingi ako ng pasensya dahil dun. So, sa amin kasi mga Tausog guys, hindi bawal ang pagdiriwang ng kaarawan kasi nagpapasalamat kami sa Allah Ta'ala na binigyan na naman kami ng... So unang-una dito, ang kanyang sinabi, sa aming mga Tausog ay hindi bawal ang pagdiriwang ng kaarawan. Napakadami kong kilalang mga Tausog na kung saan sila ay nagbabawal na ipagdiriwang ang kaarawan. At mga kababayan, para sa inyong impormasyon at sa mga kamusliman, hindi sinasabi rito ang lahi na kami ay hindi pinagbabawalan ng Islam. Kung isang Tausog ay nagkiklaim siya na siya ay Muslim, kasama siya sa pinagbabawalan sa pagse-celebrate ng birthday. At second thing, ang sinasabing pagpapasalamat kay Allah hindi sa pamamaraan ng pagbe-birthday. Ikaw baga naman ay ikaw ay tumanda, ikaw ay dumating ang panibagong sana o panibagong taon sa iyong buhay, magpapasalamat ka sa Allah dahil dumating ito. Hindi baga ba't iyong isipin na ang kamatayan ay papalapit ng papalapit sa iyo habang ikaw ay tumatanda? Nagpapasalamat ka kay Allah dahil ikaw ay papalapit na sa kamatayan? At hindi ang pamamaraan ng pagpapasalamat kay Allah ay ang paggawa ng isang bagay na pinagbabawal. So, i-continue na. Other year sa buhay namin. And alam naman natin lahat sa mga Muslim dyan, ang una talaw ng diwang na kaarawan ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? So, at sinabi niya pa dito, ang unang nagdiwang ng kaarawan ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kababayan, ito po ay maling impormasyon. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagdiwang ng kanyang kaarawan. Bagko sinabi niya, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Ang lahat ng bid'a o innovation ay pagdaragdag na sinasabi ay pagkaligaw. At ang pagkaligaw ay impyerno. Kung nagdagdag ka ng turo sa Islam, ikaw ay mupunta sa impyerno. Kaya ang mga kamusliman na hindi nag-celebrate ng birthday sa pagkadahilanan na hindi itinuro ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At maling impormasyon, yung Propeta Muhammad nagdiwang ng kanyang birthday. Isa siya na nagbawal na kung saan huwag dagdagan ang sinasabing celebration sa Islam. Ang celebration sa Islam ay Eid al-Fitr at Eid al-Adha. No? Pag sinasabi pagkatapos ng Ramadan at pagkatapos ng Hajj, yun lang dalawang selebrasyon. So kung magdaragdag ka doon, ay sinasabing nakagawa ka na ng isang bid'a, nakagawa ka na ng isang sinasabing karagdagan sa Islam, at nakagawa ka na ng isang bagay na ikapupunta mo ng impyerno. So maling impormasyon na si Propeta Muhammad ang unang nag-celebrate ng birthday. At saka hindi naman nakalagay sa Quran yung bawal ang pagdiwang ng kaarawan, di ba? So kung ating bibigyan ng pansin, hindi nga binawal ang pagdiriwang ng kaarawan, subalit hindi ito ipinag-utos. So hindi nangangahulugan na hindi ipinag-utos ay pwede mo nang gawin. Ang ulitin ko, sa Islam, bawal magdagdag. Bawal magdagdag. No? Kung ang punto dito ay sinabi ni Propeta Muhammad na dalawa lang ang ating Eid, o hindi na tayo po pwede magdagdag pa ng selebrasyon, dalawa lang ang pwede nating i-celebrate. So kung magdadagdag ka pa ng isang gawaing selebrasyon, so marahil ito ay hindi nakabilang sa Islam. So wala ka mo nababasa sa Quran o sa hadith na ipinagbabawal ang sinasabing birthday, subalit ito ay hindi inutos. At kung ating bibigyan ng pansin, hindi sinabi na po pwedeng i-celebrate ito. So nangangahulugan, hindi mo ito pwedeng celebrate. Kasi once na i-celebrate mo itong bagay na ito, ay nakagawa ka ng bid'ah. Nakagawa ka ng karagdagan sa Islam. Iwan ko na lang sa mga ibang Islam dyan. Kasi yung iba, bawal sa kanila yung pagdiriwang ng kaarawan. So wala tayong magagawa dun. Hindi tanggapin kung ano yung... So sabi niya, ewan ko na lang sa mga ibang Islam, bawal daw sa kanila ang pagdiriwang ng kaarawan, wala tayong magagawa doon at wala siya daw magagawa doon. So ang punto, para sa inyong impormasyon, lahat ng buong kamusliman, kung ikaw ay nag-claim na ikaw ay Muslim, pinagbabawal sa iyo ang pag-celebrate ng birthday.
No? Ano mang tribo mo, ano mang lahi mo, kung ano man ang nakagisnan mong paniniwala, huwag mong idamay ang Islam, kung lalong-lalo na wala na sa turo ng Islam ang iyong ginagawa at sinasabi. Pinaniniwalaan nila. So, and sa aming mga tao, so, yun, like I said lately, hindi bawal lang pagdiriwang ng kaarawan sa amin kasi nagpapasalamat kami sa Allah Ta'ala na binigyan na naman kami ng adyo yun sa buhay namin. Kaya yun guys, spread love, not to hate. So mga kababayan, ang pinakapunto natin dito ay gusto kong iparating sa bawat isa na sinasabi niya sa aming mga tausog ay hindi bawal lang pag-celebrate ang birthday at yun ang papasalamat lang sa Allah. So mali po yun, no? Marahil kung sila man na tausog ay nag-celebrate at dahil ito sa kanilang mga nakagisnan, so hindi yun kasama sa batas ng Islam. Kung sila man ay nag-celebrate, huwag natin idamay dito ang kabuuan ng Islam. Sa kadahilanan, ang Islam ay nagbabawal sa bagay na ito at hindi ito po pwedeng gawin ng kahit sino man na anumang tribo niya, anumang lahi niya, at hindi niya pwedeng ipahintulot ito. Kaya ang payo ko sa akin sarili, aralin natin ang Islam. Baka nakakagawa tayo ng pinakamalaking kasalanan. Baka napupunta tayo sa kufur, sa kadahilanan na sinabi mo na ginawa ito ni Propeta Muhammad, na hindi naman ito ginawa. So kaya delikado ito mga kapatid. Kaya mag-aral po tayo ng Islam at nang mailigtas natin sa ating mga pananalita ang mismong ating tribo o ating mismong paniniwala bilang isang Muslim. So kung hindi kayo tunay na Muslim, huwag nyo nang idamay ang Islam sa inyong mga ginagawang bagay na labag dito. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.